Happy Thursday again. Nasa lecture 10 na po tayo ng ating pag-aaral ng Ecclesiology or Doctrine of the Church. And I'm really excited na magtuloy-tuloy ito sapagkat habang nalalaman natin yung kaganapan o paano tayo namumuhay bilang mananampalataya, mas maintindihan natin na tayo ay tinawag bilang tagasunod ni Kristo at ang kasama sa pagsunod natin ay pagpapasakop sa kanyang mandato sa iglesia. Kasama po dyan yung government o yung gobyerno ng iglesia. Kaya po, inanyayaan ko po lahat na tayo yumuko at tayo mananalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa pagkakataon ito na muli kaming makakapag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin, Lord, sa pag-aaral namin ngayon sa Ecclesiology, patuloy na tayong matutunan kung ano nga po ba ang mandato mo sa iglesia, paano ito mapangyayari at paano kami gaganap bilang mga miyembro ng iyong kawan sa nanaayon sa iyong salita. Dalangin namin ang iba yung katalinuhan, pusong natuturuan at kababang loob ang patuloy pong igawad sa inyong mga anak at dalangin namin ang kaliwanagan ng pag-iisip patuloy na bigay ng banal na Espiritu. Sa pangaming dalangin, sa pinamataas at matamis na pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Lecture 10 of Government and Order of the Church. So tapos na po tayo sa sa nakaraan, no, pinag-aralan na natin yung headship ng church, which is Jesus Christ, and yung members ng iglesia ay dapat mananampalataya or regenerate membership, and then ang ating local na iglesia ay dapat may autonomous or autonomy. We have an autonomous government sa pagpapalakad ng isang lokal na iglesia. At na pag-aralan din natin yung offices, yung two offices in the church. Pinag-aralan po natin yung deacon at yung elders. Ngayon po, dito po tayo sa general comments in teaching and ruling office. Teaching and ruling office meaning the eldership. So, in terminology, makita natin at yung plurality na pag-usapan na natin ito last time. Hindi lang iisa ang elder na inaasahan sa isang iglesia, pero panalangin natin magkaroon tayo ng plurality of elders. Dito sa letter C, so continuation po ito, parity. So what does it mean to have parity in the church? In our note, sabi po dito, this is a point of controversy among independently governed churches. Bakit siya naging kontrobersyal? Sapagkat, sabi dito, why we may hold our principles strongly and defend it firmly, we must avoid exaggerated language that sensationalizes the issue out of proportion. Naniniwala naman tayo na ang independensya ng gobyerno ng isang lokal na iglesia ay nag-exist talaga. Pero pagdating naman sa plurality of elders, we have to make sure na naiintindihan natin to ng maayos kung paano nag-work yung dalawang o more than one or more than two elders sa isang iglesia. The areas of agreement are wider and the causes to defend are more fundamental to let this issue become an issue of separation. Bakit po? May issue na ang pastor ba ay hinahire lang para magturo at meron bang governing body ang church na separate, meaning meron ba tayong board of leaders na nag-oversight sa pastor o yung pastor na yung gumaganap noon. May mga ganong klaseng issues. Kagaya ng concept of anti-parity, priority of the teaching elder over the ruling elders. Ito ba ay may ano ba dito, pagtatalo sa pagtuturo at sa pangunguna. So, the teaching elder is the pastor and leads the eldership. Ruling elders are not necessarily pastors. So, ito yung dalawang concept ng anti-parity. Sabi po ni Paul Bunsing in The Keys of the Kingdom, the word priority includes the idea of primacy and more. Of the two types of elders, the teaching elder has the priority over the ruling elders. Elders lead the church and the pastor leads the eldership.
If the pastor is not the leading elder, his liberty to preach, to plan, and to lead the church will be hampered. So, magkakaproblema daw kung yung teaching pastor o yung elder na yon ay hindi rin siya nag-lead, maapektuhan niya yung kanyang pagtuturo, pagpaplano, at pangunguna sa isang iglesia. So, dinidispute, hotly disputed text in 1 Timothy 5:17, sabi, let the elders who rule will be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word of doctrine. So, makita natin yung number one, what is the double honor na binabanggit dito? Ayoko basahin yung Greek na yon dahil baka mali yung basa ko. It is used to mean basically respect and reverence owed to someone. Ito ay patungkol sa pagrespeto at pagpipitagan sa isang tao. Kung malala nyo, duties of Christian, ano yan, yung kay John Owen, inaral natin? Fellowship, yung duties of Christian fellowship, nabanggit yan doon. So, by extension, it means value or price paid or received. Kasama rin dyan, yung double honor, hindi lang yung pagpipitagan, pagrespeto, kundi pati yung monetary o yung sweldo na binibigay sa pastor o sa elder. It requires double honor na madalas ina-abuse ng mga prosperity preachers. Gagamitin nila ito, imbis na double, naging triple na at naging unlimited pa. Kaya yung mga hindi pa nagbibigay ng ano dyan, first fruit, Bitoy, ay... joke lang. Hindi tayo, di ba tayo naniniwala sa mga ganagalan? Mali. Ayan. Lumusot. Okay. The antecedent used in the context favors the second option as the sense in this text. Nakita natin yung, basahin na natin para... basahin ko na lang sabi, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Yung parte nung paglilabor sa pagtuturo in doctrine ay mas mabigat yung tinatanggap nilang honor or yung sense na mas mahalaga, no? And in 1 Timothy 5:3-16, it's about widows or financial support by the church. So hindi lang yung ino-honor yung ano, no, yung elders or ruling elders or teaching elders, pero sabi honor the widows taken into the number, nagiging parte sila ng membership ng church at binibigyan sila ng utmost care at ng utmost support. And yung sumunod, family support. A family priority in the responsibility of caring for the widows. Bakit? Bago maging problema ng iglesia, yung widow, kaninang problema muna siya? Problema muna siya ng immediate family. Hanggat meron pa rin buhay na kamag-anak ito at mahal sa buhay, dapat sila yung nag-aalaga sa balo for that matter. May familial support. And in verse 18, kung susundan nyo lang yung mga verses na binabanggit dito, makita natin, it makes clear the idea of material support for elder is in Paul's mind. So, pinagtitibay lang na ang honor o yung pagbibigay ng honorarium ay biblical. Hindi lang ito respeto. Kaya nga, nalulungkot tayo pag nakakabalita tayo ng mga pastor na hindi tumatanggap ng sweldo o ng honorarium kahit matapat silang naglilingkod. Nakakalungkot yun sa isang iglesia. Kaya dapat ginagampanan ito ng mga mananampalataya. The adjective double may literally indicate twice the amount. Isa yon. But it can also simply mean amplitude or abundance. Ibig sabihin, pwedeng literal na doblehin yung amount ng sweldo o pwedeng ini-indicate nito yung generosity sa pagbibigay. Meaning, hindi tinitipid. Okay? Hindi tinitipid yung mga sinusuportahan in the eldership and in teaching.
ministry. So, okay. Point number one, the double comparative is between the honor given to elders and that of the widows. Point number two, the honor rendered here is not that of status in hierarchy, but in financial support. So, bakit both nakakatanggap ng honorarium, no? Hindi sa hierarchy, kundi sa pangangailangan ng financial support. Very practical ang approach ng Biblia pagdating dun sa double honor na tinatawag. Bakit? Ang pastor ay wala siyang, kung siya naka full-time, wala siyang ibang inaasahan. Kagaya ng mga balo, wala naman silang inaasahan din. Kaya sila yung nakakatanggap ng honorarium. Sila yung sinusuportahan ng iglesia. So, pangarap natin, no, pag dumating yung pagkakataon na may miyembro tayo na wag naman mangyari na may mabalo, pero eventually, mangyayari at mangyayari yan kasi tayo ay mga temporal beings dito sa mundong ito. Kailangan ito'y maging trabaho ng iglesia na suportahan sila. Kailangan silang i-support sa kanilang pangangailangan. Number two. Una, in-explain yung what is double honor. Second, who are those who labor in word and doctrine? If it is a contrast between two kinds of elders, then it suggests that the opposite are elders who rule badly and ought not to be supported. So, sino daw yung mga nagpapagal, those who labor in word and doctrine. Kung may dalawang klaseng elder, yung teaching at ruling, ang sinasabi dito, that the opposite are elders who rule badly and ought not to be supported. Kasi yung binabanggit dito, dun sa double honor, those who preach. Especially those who preach. So, parang lumalabas, kung merong separate group na ruling lamang, eh di hindi dapat sila makatanggap. So, tignan natin. Possible comparison in view. Excellently ruling elders and qualified good elders of these excellently ruling elders are those who labor in word and doctrine. So, yun yung definition. Of these excellently ruling leaders are those who labor in word and doctrine. The comparison is about gifts, not graces. Ability, not authority. So, isa-isahin natin. Ang comparison nung view na yon, yung excellently ruling elders and qualified good elders, ang sinasabi po, those who labor in word and doctrine, tumatanggap sila dapat ng gift. Ang comparison ay sa gifts, hindi sa biyaya. Kakayanan at hindi sa otoridad. Sabi po ni Waldron in defense of parity. In conclusion, we may say that implicit in Paul's reference to well-ruling elders is the idea that the well-ruling elders are an inner circle in a larger circle of good and qualified elders. It is also explicitly contrasted with smaller circle within the circle of well-ruling elders, especially those well-ruling elders who labor in the word and teaching the public ministry of the word are to be supported. So, sinasabi dito ni Sam Waldron, kasi wala akong ibang kilalang Waldron na theologian, unless mayroong iba. Seemingly, sa parity ng ruling and teaching, merong lumalabas na inner circle o may kalipunan pa within the plurality of elders na tinatawag na well-ruling elders and those who labor in word and teaching. So, ang binabanggit dito na ang dapat the public ministry of the word are to be supported. Yung pag-preach ng word, yun ang sinusuportahan. So, point number one, within the eldership, there are those whose rule will stand out, especially those responsible for pulpit ministry. All elders must satisfy the qualification of being able to teach. Dapat lahat ay kayang magturo o may kakayanan magturo. Second, the ability to teach admits of degrees of excellence and capability. Merong degrees of excellence. Merong mas basihan sila ng mas mahusay na magturo
at mas may kakayanan. That's number one point. Point number two, the distribution of support in the church must reflect the priority of the teaching of the word. It is possible that this passage is a balancing point to Paul's address in Acts 7:20, verse 17. Ang sabi po doon in Acts 17, verse 20, and for you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things means. So, nais nilang malaman kung, ay, tama ba? Ayan, sa 20. Maintindihan kung ano yung tinuturo talaga ng salita ng Diyos. So, meaning, those who are called to teach must be able to teach excellently. Nasaan ang aking... Ayan. Must be able to teach excellently. Saan ako napunta? Point 2, no? Naduduling ako. Yan. Hindi pa ako ng next page, no? Hindi pa, okay. Point 2. Ayan. Ayan, okay, sorry. Duduling ako. Ayan, so the distribution of support in the church must reflect the priority of the teaching of the word. The priority of the teaching of the word, ang ninanais ng iglesia ay may turo sa kanila, maintindihan nila kung ano sinasabi mismo ng salita ng Diyos. At doon nakabase ang pagsuporta sa mga tagapagturo. Parity of authority can exist where some are given more responsibility than others. Those with more responsibilities must have more in support without undermining parity. So, pagdating sa ruling ng elders at teaching, mas mahalaga daw na suportahan yung mas nagagamit sa pag ganap ng mandato ng iglesia. Ano ba yung ganap ng pagmandato? Ano ba yung mandato ng iglesia? Isa sa mga mandates ng church, maihayag ng malinaw ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. So pagdating po doon, yun yung binibigyan ng support. Sabi, those who with responsibilities must have more in support without undermining parity. So, parity established. The ruling office of the church is elder, pastor, overseer. Ito yung ruling. Elder, pastor, overseer, or bishop. Binanggit po yan sa mga verses na itong magkakasunod, no? Una yung sa Acts 20, 17 to 28. The elders are made overseers by the Spirit to pastor or shepherd the church. So yung pastor, elder, overseer, or also bishop, isa lang po yun, no? Makita natin, these are the ruling office of the church. In Titus 1, 5 to 7, the officers that are to be appointed in the church are elders or also called bishops. And 1 Peter 5, 1 to 2, elders are to shepherd the flock of God. So makita natin, these are the ruling office of the church pagdating sa elder. Now, sabi ni James Renihan, in the practical ecclesiology of the English particular Baptists, the majority of the particular Baptists were committed to a plurality and parity of elders in their churches. This is not to say that all of the churches had such plurality. In fact, many did not. It is probably best to conclude that the confessional statement was considered to be ambiguous at this point and did not require adherence to any of the specific order of polity. The ambiguity allowed churches of different practices to maintain communion with each other. So ano pong sinasabi lang dito ni James Renihan? Sa mga particular Baptists, ito yung mga president natin, mga rebap, mga Reformed Baptist, makita natin na meron silang plurality of elders but not all are practicing plurality of elders. Pero hindi ibig sabihin nun na those who have already achieved plurality of elders and they're practicing parity, ay they look down upon those who don't.
Hindi. Ang sabi dito sa dulo, yung ambiguity o yung hindi malinaw na pagkonsidera, no, yung pag pag-practice nito ng mga lokal na iglesia, ay sabi dito ay pinahintulutan yung mga magkakaiba na iglesia, whether they practice plurality or single eldership or plurality with parity, ay hindi sila magkahiwa-hiwalay sa fellowship. Tinatrato pa rin nila na sila ay magkakasama sa iglesia ng Panginoon. So, implications of the church, sabi ni Sam Waldron, number one, great diversity of gift, function, and support is permissible and even normal among qualified elders. Ulitin ko, diversity of gift, function, and support is permissible and even normal among qualified elders. In case of plurality of elders, may kanya-kanyang handog o kaloob ang Diyos sa kanila, may kanya-kanya silang function o trabahong ginaganapan, at ganun din yung support. Kakaiba din. The eldership should not be restricted by the church to financially support, the eldership should not be restricted by the church to financially supported preachers. So yung eldership ay hindi lamang na dilimitahan, no, o nababawalan ng iglesia para sa mga sinusuportahang mga tagapagturo. So sa madaling salita, some elders might be kanina pag-usapan namin yun, eh, may isang head ng isang government office, tama ba? Diba? Pastor siya, pero presidente ba? Hepe, chief ng isang government office. So, pwedeng ganun. Hindi na siguro para, kung may kasama siya sa eldership, at mas mabigat yung tinatrabaho nun dahil full-time at mas nakakapagturo, mas sinusuportan siya ng iglesia as compared those na merong trabaho outside. So, pero naman, naduduling po ako ulit. Ayan, the eldership should not, the elders which the church views as worthy of double honor should be supported amply and generously more than the support allotted for benevolence. So, sinasabi po dito, ang iglesia na nagbibigay ng double honor ay dapat ibigay ng generous itong double honor na to, at more than enough yung pinatutungkulan dito, yung amply and generously more than the support allotted for benevolence. Kung meron tayong inallot for the benevolence ministry, dapat mahigitan pa yon ng ibibigay na double honor para sa elders na nagtuturo. Bakit? Yung benevolence ay para sa mga nangangailangan, no? Yung bibigay mo sa elder ay pinagpagura niya yon. Hindi ito benevolence. Okay? Kaya nga salary ang tawag, eh. Or honorarium. Kasi pinagpagura niya yon. As against dun sa, hindi ka naman sabi, hindi yung pinagpagura niya, hindi ka naman bigyan. Hindi. Pinapakita lang na pinahahalagahan yung labor or in-honor doubly yung work ng isang elder. So, tapos na po tayo sa terminology, plurality, parity, nabanggit na natin. Doon naman tayo ngayon sa letter D, diversity. Sa diversity po, sabi po dito, the exposition of 1 Timothy 5:17 already draws the idea of diversity among elders. Basahin po natin in 1 Timothy 5:17. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So, makita natin, binanggit sa parity, pinakita yung ruling at yung preaching and teaching. Now, in diversity, ang binabanggit po dito ay
yung pagkakaiba-iba ng mga elders. Distinguishing between pastor and elder is often arrived at by the need to make distinction of functions. There is no need to distinguish the office of the elder from that of a pastor since the diversity within the pastorate eldership is an essential premise. Hindi na daw kailangan pag-ibahin pa yung pastor at yung elder dahil yung diversity niya ay nasa pastorate na. Those who rule and those who teach. At kasama na yon sa premise. So the point here is the diversity of gifts within the body of Christ may also be assumed within the body of eldership. Kung paano natin sinasabi na very diverse ang kaloob ng Diyos sa mga miyembro, ganun din yung mga pastor. May kanya-kanya silang mga special or yung gamitin yung word na special. May kanya-kanya silang giftings na binigay ng Panginoon. Naniniwala ako na sa isang kalipunan ng mga elders, plurality of elders, hindi luloobin ng Diyos sa pare-parehas lang tayo. Di ba? Bakit pa? No, parang ano yan eh, sa trabaho. Check. Redundancy. At ano nangyari pag may redundancy? May nalilay off. May tinatanggal. Kasi parehas lang kayo. Parehas lang yung gagawin. Parehas lang gifts nyo. So, in God's providence, naniniwala tayo sa diversity. Hindi tayo pare-parehas. Or for that matter, yung mga elders, kahit plural siya, hindi pare-parehas ang kailang giftings. So, wag tayo magkukumpara. Halimbawa, may plurality of elders na tayo. Ay, ba't ganun si pastor? Ganito, ganyan. At si pastor ganito, ay iba naman. Hindi mo pwedeng pagbanggain si Pastor Erdi at Pastor Joseph na sabihin mo, merong mas magaling sa kanila sa isa. Hindi. May kanya-kanya silang gift na binigay ang Panginoon. At both men who are in the office of eldership, both teaching and ruling, ay dilagay ng Panginoon yan para sa ikalalago ng simbahan. Tanggalin mo yung isa dyan, magkakaproblema ka. Or pagtratuhin mo na mas mahalaga yung isa kaysa sa isa, we are missing the point of plurality of elders. So, in Romans 12:6-8, each one is to concentrate on his area of gift and not in another's. So yung elder, na meron siyang giftings, pag-concentrate siya sa gift niya yun. Wag niyang problemahin yung gift ng iba. Wag niyang panaghilian, o sana ako rin, sana all, o dapat ganito siya kagaya ko, hindi. Pagkaiba ng giftings. In 1 Peter 4:10-11, the ministry expected of any man in the church is grounded on his possessed ability. Sa kanyang abilidad na binigay ng Panginoong Diyos. So, hindi tayo mag-expect ng anything apart from what God has already given sa isang elder na binigay. Kaya nga sa, naalala ninyo sa ating deliberation, deliberate nyo si pastor or si elder, tignan nyo yung mga qualities, kahit nga yung character flaws o mga issues sa life niya, tinignan nyo yung lahat. Bakit? Kasi doon siya kinikilala. Hindi kayo mag-expect beyond doon sa ability na meron siya o nakita niya or in-express niya. For that matter, yung gift na kinaloob sa kanya ng Panginoon. Huwag natin expect na si elder na nasa lokal na iglesia ay magiging kagaya ng preaching ni, sabihin natin, ni Paul Washer, ni John MacArthur, o ni Pastor Noel Espinosa, o ni, sino yung paboritong pastor? Rather, Pastor Ramin. Yun. Hindi. Okay? Huwag ganun. Nasa na ako? Factors of diversity. Una, diversity and vocation. There are those who will make the eldership pastorate their lifetime vocation, while others will maintain an earthly vocation. Ito yung tinatawag nating part-time and full-time. No? Pero naniniwala ako, yung part-time pastor, full-time pastor pa rin yun, in a sense na hindi naman siya nagtitipid ng kanyang, hindi niya sinushortchange yung iglesia, yun nga lang, mas limitado yung kanyang oras na ginugugol. No, may mga pastor na nagpapatuloy pa rin sa vocation nila. Kung doktor, nagpatuloy magdoktor. Kung inhenyero, nagpatuloy na inhenyero. Pero mayroong mga bukasyon na incompatible for practical reasons na ituloy mo pa yung pagpapastor mo. For example, artista ka, tapos nagpapastor ka. Medyo, basinimuot, no? Dahil,
schedule wise at yung mga compromises, no? So lahat yun na idadaan sa pagano, pag choose ng iglesia sa magiging elder nila. Okay? So may nagme-maintain ng earthly vocation, meron naman nagfo-full-time. Both are providential by God. Hindi natin pwede sabihin, ang nagmamahal lang sa Diyos ay nag-full-time. Hindi. Eh malay mo yun ang dealing niya sa Panginoon. At nagagamit sa iglesia pa rin yung kanyang trabaho. Okay? Diversity in proficiency or giftedness. Elders have their gifts optimized in various fields of ministerial duty. Example, preaching, administration, visitation, and counseling, or reformation. Hindi ito nakikita lahat sa isang pastor lamang. Okay? Hindi ako na lang, local pastor nyo. Hindi ako magaling, nagawa ko to lahat. Well, masasabi ko that since single eldership lang tayo ngayon, I try my best na magampan nito mga bagay nito. But it doesn't mean forte ko lahat yan. Hindi po. No, maganda na meron tayong plurality of elder para mapunuan yung ibang mga dinedemand ng bukasyong ito. But definitely, every elder should be able to teach or for that matter, to preach. Hindi dapat ito pinaggagalingan ng dispute ng mga elders. Mas magaling ako sa iyo, mas matalino ako sa iyo, o yung mga members naman, pagsasabungin yung mga elder ninyo. Eh, mas paborito ko si Pastor ganito kasi ang galing niyo sa Greek. Ito, magaling sa Bisaya lang. Wala, local to. Hindi to kasali. Ganyan. Di ba? Walang ganun, mga kapatid. Okay? Lalo na, pag nakita natin, nag-excel ang isang elder sa isang larangan, it is for the benefit of the church. It's not for the detriment of the other elder. Kundi magamit 'yon sa ano. Ewan ko sa mga nakasaksi dito, no. Brother Art has been very instrumental in my early years in my preaching ministry nung nasa CRO pa. Lalo sa teaching. Mas sharp ang memory ni Brother Art sa akin pagdating sa quotation ng mga verses, yung mga ganun. At minsan talagang para siyang ano eh, si Brother Josel. Basa. I mean, yung ano, nagagamit yung gift niya na ganun. That's why I'm continually praying and I'm saying this publicly na pag may mga ganun gifts, pinapanalangin natin na tawagin sila ng Panginoon in eldership. Bakit? Eh, kagamit-gamit sa Panginoon yun. Hindi yun para ma-insecure yung pastor na, kalaban ako dito, mas magaling sa akin magkabisado. Hindi. Kasama mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon naman, hindi rin naman para tigdan nyo yung masabi natin na hindi forte ng pastor bilang kahinaan niya. That's not how we view it. So, diversity and honor. Those who have given themselves to the vocation will gain more financial support and deference. Ano yung financial support? Alam na natin yun. Kung ang plurality of elders natin ay nangyari this time, so ako bilang full-time pastor at yung sabihin natin yung sumunod na naging elder ay hindi nag-full-time, definitely, mas malaki yung support ng church sa full-time pastor kesa sa hindi full-time. Okay? Yung deference, ito yung pagkakaiba-iba. Joke. Hindi. Indifference yun. Deference ay yung pagpapasakop mo. Ano natin ha. Ang ganda nitong term na to. Sa susunod na ano natin, maririnig nyo ulit yung deference. Sa mga dispute, nangyayari yung deference. So, deference means humble submission and respect. Okay? So, pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagrespeto doon sa naka-full-time. No? Providential yon kasi syempre, yung naka-full-time ay mas maraming panahon na ginugugol. Mas alam niyo yung pasikot-sikot ng iglesia. Kaya ganoon na rin lang yung pag-suporta natin at pag-respeto natin sa kanya. Another thing, sabihin ko na ngayon, yung deference between elders. Kapag ka yung or single elder muna, bawa sa atin, kapag nagkaroon na ng desisyon ng isang elder, magkakaroon tayo ng deference sa kanya. Ano yun? Humble submission.
nagpapakumbaba tayo, ito papasakop sa kanyang desisyon. Okay. Saan ako? Practical consideration. Doon na ba ako? Practical consideration. Ayan. Kasi naduduling talaga ako. Hindi ko alam dahil ba alabo na yata mata ko. Practical considerations from diversity. Sabi ni Greg Nichols. Some elders may have larger share of the pulpit ministry. Some elders may take a larger share of visiting and counseling. Some elders may have a higher profile in the church administration. Some elders may have a wider influence or recognition. All pastors, preachers, need not necessarily receive the same salary. May kanya-kanyang trabaho silang ginaganapan dahil may kanya-kanya silang mga giftings. Ngayon, since this is talking about plurality of elders, we pray na darating yung panahon na the church will be able to support and God will raise other elders for this office. But that doesn't mean na kung ano yung tinatanggap ng isa, ay ganun yung tinatanggap ng isa. Ang sabi dito, all pastor preachers need not necessarily receive the same salary. Bakit? May mas mabigat na pangangailangan yung isang pastor compared sa iba. Lalo na kung yung ibang elders or pastors ay may trabaho o hanap buhay. May kinabubuhay sila. Okay? Merong akong mga kilalang pastor na kinip nila yung job nila at sila pa yung nagsusupport sa church. Walang masama dun. No? Dahil meron silang kabuhayan ay naisusuporta pa nila simbahan imbis na sila yung tumanggap. May mga ganong cases. So, dito na po tayo sa letter E. Combination of parity and diversity. Beware, number one, in the name of diversity, the parity is undermined. Dahil sa diversity, magkakaiba-iba tayo na wala na yung pag-ano natin, consider sa ruling and teaching duties ng mga pastor. So, sabi, often on the side of preaching elders, no? Wag naman sana na mas pahalagahan natin yung or ang nangyayari ay mas nawawalan ng ano no karaniwan kasi kapag ka ruling or sabihin natin mas visible yung nararamdaman ng tao pag ruling nagbibisita ganyan or nag-ano nag-oversight yung sinabi dito yung nagbibisita, nagka-counseling, iba naman church administration at yung influence and recognition. Minsan yun yung napapansin. Eh mas madalas kasi ako binibisita ni pastor eh. Eh si pastor na naman sa pulpito ko lang nakikita yan eh. Again ah, hindi ganoon yung view natin doon. Pag plurality of elders kasi may kanya-kanya silang rules na ginagawa. So, maaring iniisip natin, mas mahalaga to kasi binibisita ko, ito naman, tuturo lang. Hindi. No? Iba yung bigat ng pagtuturo din. Iba rin naman yung bigat ng pagbibisita at pagganap sa ibang trabaho ng elders. So, hostility to different opinions or criticisms among eldership. Beware of that. Using the pulpit to attack fellow elders who are not in their favor. Pagka may plurality of elders, wag i-weaponize ang pulpito. Sabi, hindi ako mahilig magparinig, hindi gaya ng ibang elders dyan. Mga ganun. Wag ganun, okay. Failing to consult and getting the consent of the other elders on an issue or decision. So, ingatan na wag mag-bypass kailangan. Since plurality of elders, i-consider yung sasabihin ng iba. Ngayon, pinapractice namin yan. Though ang administrative task ay nakaatang sa balikat ng mga deacons, pero since single eldership ako, meron akong key men na netatap na si Brother Art, si Brother Dennis, ini-involve namin ang isa't isa, both deacons and elders, in discussion. Pinag-uusapan namin lahat ng affairs na nangyayari dito, especially in the ruling. And sa ruling naman, usually doon. Pero pagdating naman sa deaconship, yung kanilang mga discussion sa finance, talagang hands-off ako. No? But there are times na kinoconsider nila yung opinion ko about specific things na makaka-apekto rin sa kabuuan ng iglesia, especially in the area of finances, kapag sobrang makaka-apekto ito. So, may mutual respect po kami sa isa't isa.
At pinagpala ako ng Diyos na makasama ko itong mga to na napaka mapagpakumbaba, napaka tawag dito, masisipag at gwapo. Sige. Ayun. Beware, number two. In the name of parity, the diversity is unrecognized. Dahil naman sa parity, tinanggal na yung diversity. Hindi na tinignan yung mga gifts. Tinignan na lang yung pagkakahati ng ruling and teaching. Ganun na lang ang tingin ng mga tao. No. Demanding equivalent time and proportion of assignments and duties. Expecting equality of monetary income and material support. So, hindi dapat, una, dun sa part ng nagde-demand ng equivalent time and proportion of assignments and duties, hindi ko pala nabasa yung dulo. Often on the side of less gifted or able elders. Hindi dapat pinagtatalunan na. O, mas marami nga ng time nag-preach kaysa sa akin. O, sa sumunod naman, but mas mataas yung binigay nyo doon kay pastor kaysa sa akin. Hindi dapat umaabot sa dispute na ganun. Pinag-uusapan talaga yan ng maayos. Hindi siya nagiging issue dapat. So, sabi ni Greg Nichols in defense of parity, here, some may say, is trouble in the making. All this diversity will provoke jealousy, ambition, greed, and division. It should come as no surprise that gospel ministers and other Christian workers struggle with the sins. Yes, envy, jealousy, ambition, and greed are ever with us. Still, the Lord deposits a diversity of gifts in His church. Still, we must honor this diversity. We must therefore mortify our envy until we truly rejoice in the influence of more noted brethren. We must mortify our pride until we seek the help of our more gifted brethren. We must mortify our carnal ambition until we are content with whatever place Christ gives us in His vineyard. We must mortify our greed until we can thank God that our brother's larger flock treats him with such exceeding generosity while we struggle to make ends meet year after year in a less affluent and smaller charge. Laboring together with a diversity of gifts requires humility and grace. Nakakakilabot, no? God, in His providence, has gifted the church with able men. In our case, isa pa lang elder. But when the Lord has moved and raised men in the office, na magiging plurality ng eldership ang church, ang warning, no, ang temptation kasi magkaroon ng envy, inggitan, insecurities ang bawat leaders. Pero ang sabi dito, normal yun. Normal siya sa isang pinapapabanal pa. Hindi pa tayo ganap na ganap. Hindi pa tayo perfect. So, anong kailangan maging atin? Huwag nating takbuhan yung diversity. Huwag nating takbuhan yung giftedness. Huwag nating takbuhan yung ability na available at our disposal para sa ikalalago ng iglesia. Kundi ang ating iwaksi at tanggalin ay yung mga kasalanan ng inggit, kasalanan ng pagpapaimbabaw, yung mga ganong kasalanan, upang sabi dito, ma-celebrate natin yung pagregalo ng Diyos ng mga kaloob sa bawat individual na tagapanguna sa iglesia. So, hindi pa kasi natin to lubusang na-view dahil single eldership pa lang tayo, no? Pero pansinin niyo yan sa mga institusyon sa mundo. Pag leadership ang usapan, dog eats dog. Huwag nawa yan tumagos o bumaba sa ating na mga mananampalataya, eh ganun din yung maging kultura. Kaya very important, magmahalan tayo, magrespetuhan tayo, magibigan tayo sa isa't isa ng totoo, ng hindi ano, no? At lagi nating isipin na buhay ang Diyos at yung banal na Espiritu niya nananahan sa mga kapatiran. No? Ganun yung isiksik natin sa ating mga puso't isipan. Dadako po tayo sa question and answer. May ilang minuto pa tayo, no? 5 minutes, I guess. Subukan natin. 5 to 10 minutes. Sige po, pwede na pong magsimula magtanong.
Taas lang po ng kamay. Yes, Pearl. Clarification lang po. Apa. Kasi we're discussing parity, tapos na-introduce yung concept of diversity. Anti-parity. Anti-parity, yeah. Priority of the teaching elder over the ruling elders. And magkakaroon po ba tayo ng teaching elder and ruling elder? Kailan po? Ano po yung ano? Kailan ito? Ano po yung mga possibilities? Mangyayari lang ito kung meron tayong plurality. Kasi wala kang iseselect or ilalagay sa ganun na position kung wala namang person for that position. Pero definitely, no, they are men who are gifted to rule and they are men who are gifted to teach more than those who are able to teach. Tandaan natin ha, requirements sa eldership, able to teach. Pero pagtingin natin, kinakailangan, ma-recognize natin na meron talagang nag-excel sa teaching. Meron man nag-excel sa ruling o yung pag-asikaso sa mga tupa. So, may follow-up doon. Okay na. Ayan. Other questions? Last question lang sana regarding sa ruling or oversight. Pag plurality of elders ba, yung dalawang elders, yung for example, dalawang elders din yung mag-oversight sa members. Iyon yung ano, tingin ko dun malalagay yung distinction ng ruling saka ng teaching. Both can teach. But both can also oversee the flock kasi pastors naman sila parehas. Pero yung load, kumbaga yung bigat na ibibigay, minsan mas may capability yung isa over dun sa isa in terms of whether it's visitation or pagtuturo lang. No? Pero again, binanggit naman sa dulo yung scheduling ng ano. So sabihin may priority. Kumbaga sa kung meron tayong tatlong elders kunyari tatlo, meron ang kanya-kanyang department 'yan na pastor, ikaw ang nakaatang dito sa part ng visitation, 'yan ang forte mo, diyan ka maasahan. It doesn't mean na hindi na pwedeng gawin ng iba 'yon. Kasi yung nagvi-visit, nagtuturo rin 'yon. No. So may ganito din yung diversity, no, na tinatawag. Okay. Question din po. Regarding po sa sa part naman to ng plurality ng elder. Can a member choose kung sino yung for example sa counseling, ganun. Mamili doon sa siya yung mamili doon sa mga pastor kung sino yung magka-counsel sa kanya. Pipili siya ng tao? I mean, may mga pastor nga, different pastor, tapos yung member gusto niya magpa-counsel sa pastor na yun, pwede ba siya na siya yung mamili mismo? Pwede naman. May kalayaan naman siya kung kanino siya komportable. Definitely, mas makakatulong na ma-address yung issue niya kung nandoon na yung rapport. No? Pero that doesn't mean na hindi siya pwedeng pakialaman ng ibang elders. Kasi nga, nasa eldership naman yun eh. Trabaho ng eldership, kamustahin ka, alamin yung buhay mo, yung ganun. Parte rin ng trabaho ng ibang elders yun. Kahit hindi nila, kumbaga, hindi yun ang kanilang tinututukan. So, pwede naman eh. Naniniwala ako na merong mas prefer talaga ang tao. Kung may choices lang ang pag-uusapan, meron naman talaga. Hindi nawawala yun. So, di natin tinatanggap. It's not a sin.
Okay. Unless kung meron siyang thought na, hindi kasi ito makakalusot ako eh. Ibang usapan yun. Na ito kasi parang mas kakampihan ako nito. May ulterior motive siya. Huwag sanang ganun. Okay. Thank you, Deacon. Other questions? So, wala ba sa G-Meet? Wala naman. G-Meet? Meron ba ano? Naka-join? Ay, may question po si ano. Sige, sige, yung muna tapos na. Ayun, si sabi niya dito, sa title na deacon, bakit hindi na natin ginagamit yung bishop? Or kailan ba dapat ginagamit yung bishop? Reverend din ba? Sino yan? Si Kuya Dennis. Bishop Dennis. Bishop. Okay. Kasi naging controversial na yung term eh. So, parang para maiwasan yung controversy, gamitin natin yung pastor or elder. Mas appropriate siya sa times. Pero kung sasabihin mo, bishop, pero iniisip mo, pastor yon, tinawag mo lang bishop, which is synonymous, wala namang kaso. Kasi intindi ka agad ng tao, ay, bishop, obispo to, mataas to. Meron tong opisinang mas mataas. May ganong mindset eh. Yung reverend naman, naku, manginig ka. Tawagin nga reverend. Kagalang-galang. Diba? Parang pang-Diyos lang yung reverend. Ayun. Mia? Sister? Ano po, Pas? For clarification lang po, di ba before po may, paano man ko maano? Yung sa ano po, sa, in terms, di ba po, may elder, yung ngayon po, may, nag-exist pa rin po, di ba, yung shepherd staff. Ano pong magiging, ano natin dun, view sa gano'n? Ano po ba, for future, ano po ba na nakikita as magiging elder? Parang gano'n po. Definitely, the reason why nandun sila, kasi nakita yung giftedness nila for ruling and teaching. Kaya sila yung nandun. Kaso, pakipot pa kasi sila. Kaya, gusto ko na sanang tawag dito, i-nominate. And for sure naman, makakuha tayo ng support. Kaso pakipot, joke. Hindi, pag-pray pa natin na huwag silang patulugin ng Panginoon. Mali naman natin, di ba? Kasi meron naman talaga na, ako naniniwala ako na kung tinawag ng Diyos, ibibigay yan. Pero very useful sila sa akin ngayon because they keep me in check. I am more confident na may mga kalalakihan na maasahan ko na nasa likuran ko. Na hindi ako bubulahin, hindi ako ipipatronize na necessarily, at hindi ako ipa-flatter. They will tell it to my face if I'm wrong. At very useful, especially in decision making. Hindi dahil hindi ko kaya, no? Kasi tinawag naman ako ng Panginoon na sa single elder, pwede ko naman tayuan yun. Hindi naman issue yun. Hindi yun sa hindi ko kaya. Hindi ko kayang umasa sa sarili kong lakas. Yun siguro yun. Pero kung capability, kaya nyo nga ako vinote dahil nakita nyo kaya ko. So kung ganun ang basihan, nandun tayo. Pero pagtiwalaan ko yung sarili ko lang, mahirap. Mahirap. Mas nananampalataya ako sa banal na espiritu na kumikilos din sa kapatiran. But definitely, when it comes to major decisions, hindi naman ibig sabihin nun na meron silang overarching authority over me. Wala. Kasi hindi naman sila office bearers. They have respect sa ganung position ko bilang elder. And ganun din naman yung binibigay kong confidence whenever I consult them. So we are in good hands. Sige po, thank you po. We're Metrobank. Yeah. Brother Art. Evan.
Hermar Pastor. Ay, ay. Ano ba yan? Ano lang? Walang tumama. Bitoy na lang. Bitoy, sige. Ano lang siguro pa, na ano ako sa question niya, ano, ni Sister Mia. Parang question, bakit pa rin nag-exist kung before pa tayo mag-ordain ang usap, parang ang word is, kapag nagkaroon na ng office of bearers, ng eldership and deacons, hindi na siya mag-exist. So parang, bali, nagigets ko naman yung punto na, yes, we need to see the view ng mga kasama niyo po. Pero, siguro sa office bearer pass, deacons and eldership. Deacons and eldership. So, ayun lang pas, clarification lang po pa. In follow-up po sa question ni Sister Mia. Well, basically, kasi wala silang authority. Nag-exist sila under my authority. Bilang bishop, sasabihin ko. Bilang elder. Ako ang nag-decide. It's my decision to keep them for my utilization. But we can call it that, na consultant, and we can call it that. And para sa akin, I will utilize all gifts, gaya ng binanggit natin sa ating interview, ano yung may itutulong mo sa iglesia kung ikaw ay miyembro para sa ikalalago? Eh, may gift sila. At naniniwala ako sa gifting ng Panginoon sa kanila, so you utilize ko yun. It doesn't mean official sila. Hindi. Never kayong makarinig sa akin na sabi ng office, ay sabi ng shepherd staff. Hindi. It's me. I represent the church bilang elder at ako yung nagrurule at nagtiteach. Single eldership. Pero when it comes to me doing my work as a pastor and as an elder, I've decided personally sa aking judgment na magagamit sila sa ikabubuti ng iglesia. Pero wala silang authority over anyone. Wala silang ganun. Kung ano man decision nila, ang last say nasa akin. Ako kasi yung elder. So non-official sila. So pwede nating sabihin na, Pastor, bakit nag-exist pa rin yan? Ba't nandyan pa rin sila? Anong silbi nila? Anong purpose nila? It's not specifically for the church, para sa kabuuan ng church, but it is for my utilization. Sa akin, ako ang una nagbe-benefit and eventually magbe-benefit yung buong iglesia. So, walang kaso, walang discrepancy dahil hindi naman sila ruling, hindi rin sila deciding. Nasa akin yun. Sige po. Kasi pas, parang ang mangyayari pas, tulad ng sinabi nyo kanina pas, actually, may question din ako na parang, kailan ulit tayo magkakaroon or magdadagdag ng eldership, which is normally sa simbahan, isa to, plurality. So, means, in the near future, magkakaroon tayo ng another eldership. So, kung nag-exist sila, parang ideally, nakapila na agad sila without praying pa. Pero, sabi niya, may gift nga. So, meron na. Hindi ba makaka-apekto yun pa sa kalahatan ng pagpili sa mga magiging elder or sa puupo ulit sa addition ng eldership? Makaka-apekto definitely. Bakit? Kasi nakikita na natin, una, na meron silang gifts. That's an effect. Ngayon, kung may negative effect ba ito, ang negative effect lang ito dun sa mga gustong mag-elder na hindi mapaboran. Kasi meron ng kumbaga, ako may nino-nominate ako, very vocal ako, na kung meron akong pipiliin na ino-nominate, ito itong mga taong ito. And I'm showing it ngayon pa lang. Hindi ako nagtatago under the table. Ibig ko sabihin, kung meron pa kayong ibang nakita, parang sa deacons dati, hindi naman lahat yan ako nag-dominate. Meron din silang nakita. And then, it is the duty of the church to determine who that is. Because ako, na-determine ko na kung sino yung mga napipisil ko. Base sa aking diligence ng pagkilala sa kanila, pananalangin, pag-test, and pag-gamit din sa kanila ng Panginoon. So, hindi, baka sabi, kasi baka lumabas unfair eh, na may due advantage sila kasi ng internship. Parang ganun eh. We can call that internship, and the reason bakit sila nandyan, dahil kinakitaan nga sila ng qualities for that
And bago pa nagkaroon ng Pastor Angelo, eh ganun din naman yung nakita nyo sa akin eh. Kaya ako nandirito ngayon. Pero Pas, hindi po na-nominate si Kuya Dennis, Pas. Ha? Hindi po na-nominate compare po kay Brother Art. Hindi nga. Oh. So, ibig sabihin, Marin, Pas. Walang kaso. Kasi ang mag-nominate naman yung church eh. Whoever, if I nominated only Brother Art, it is not a problem. Kung hindi ko man i-nominate si Elder, ay si Dennis for that matter, it's between me and God. Ang point is, may magno-nominate ba sa isang individual? Okay? So, nakadepende yon sa conviction nung sino ang magno-nominate. At bilang elder, again ha, bilang elder, kagaya nyo ako. Meron din kayong kakayanan na pumili at pumisil. Kung sino yan, manalangin kayo, kilalanin yung mabuti. Trabaho yun, diligence yun ng members. Trabaho ng members yun. Ngayon, I am in a position na oversight eh. Mas nakikita ko yung mga bagay-bagay. So, hindi ako para magpabebe na, kasi, ayokong ipaalam sa church na may gift si ganito. Eh, pa natin may utilize, di ba? Kung hindi alam ng iglesia. So, seemingly, parang may pinapaboro na akong tao, meron akong tawag sa ganyan. Pwede, sige, may in term of favoritism. Pero I will tooth and nail defend na it's not about favoritism, but it's about utilizing the gifts na nakita and the character na nakita doon sa mga tao na dapat naman talaga ipagamit. So, eventually, sabi nyo nga, kakailanganin ng plurality of elders, pero not necessarily agad. Kailangan check when I nominated Art na makasabay na siya sa unang wave ng mga elders. Ay, Pas, si Angelic po yung nag-nominate kay Brother Art. Ay, hindi ba ako? Hindi po, Pas. Sa deaconship ka, Pas, si Brother Rico and ay, hindi pala. Oh, hindi kita ni-nominate si Art. Oh, sorry. Kasi they thought na kalabang kayong dalawa. So, story. But I've talked with Art, tama? Nag-usap tayo about it? Tama ba? Napag-usapan natin. Napag-usapan, ano sinasabi ko? Sa eldership? Apo. Na-nominate si Brother Art, Pas. Sa deacons. Hindi ko pala na-vocalize na in-nominate si Art, no? Kasi nag-usap na kami. Tama ba? Tumanggi si Art. Kinausap ko na muna si Art. Bago... So, ba't ko sinasabi yun? bakit? Ano? Kasi, pakiramdam ko, makakatulong sa akin na may plurality ka agad. Kasi hindi niloob ng Panginoon eh. Hindi niloob. Kasi kung niloob ng Panginoon yun, nagkasundo kami. Ang daling kausap nito eh. Yes, pastor, gaganoon lang yan. Or, yes, brother, papanominate yan. And for sure, ang laki ng confidence ko na malaki ang chance na iboto niya si Art. Di ba? Kaya ganoon ako ka-confident na mag-nominate. And hindi rin naman siya threat sa akin. Kasi hindi naman yun... Eh, sabi nga na misunderstood ni Angelic na ano ba to over Pastor Angel o Pastor ano. Ang magiging ano lang nun, kung hindi talaga ako binok, kasi voting yes or no eh. Parang kung no sa akin lahat, tapos si Deacon Art ay Deacon. Bishop. Si High Priest Art ang ano, binoto ng yes. Eh di siya na yung elder. No, lalo mas bagaan sa akin 'yon kasi wala na akong tatrabahuin. Ang punto, may mabuvote at mabuvote na elder sa church. Oh. Ano na lang siguro pas last na lang po. Siguro pas kasi wala sa picture parang sa pag-aaralan natin yung shepherd staff. Before meron kasi wala pang elders na nominated pero ngayon bakit pa rin? So ito na lang pas. So dahil ano niyo po yan pas calling niyo parang kailangan sila support. Once na nagkaroon po pa tayo ng another elder, mawawala na po ba yung shepherd staff something? Example, Pas, may na-nominate, sabi natin si Brother James sa eldership. Mm.
mag-i-exist pa rin, tapos hindi po na-nominate si Art and Kuya Dennis or na-nominate pero hindi po na-process, andun pa rin po ba sila? Definitely wala. Bakit? Kasi nung pagkaboto sa akin, ang conviction ko naman kaagad nun, ma-dissolve sila. Kasi yun naman ang usapan. Pero I am not wise in my own eyes. I cannot fully trust myself at this point na sasabihin kong mag-aangas ako na, hindi, I can figure it out all by myself. I need help. So in God's providence, in my conviction, pinanatili muna natin yan. But definitely, kung meron akong katuwang sa posisyon ng eldership, kami na lang magbabatutahan. Kami na lang yung mag-uusap, kumbaga. At yung position nila na hindi naman official, well, ano, will be dissolved. Ay, siguro, comment ko na lang, Pas. Wala na rin oras. I thought lang siguro, Pas, nung once na nagkaroon tayo ng deacons and eldership, yung magiging magkasanggana is elder and deacons. Hindi. Oh, ang deacons, sa admin staff lang. Administrative talaga sila. Wala silang authority over teaching and ruling. Administrative talaga sila. Kaya nandyan pa rin yung shepherd staff. That's the reason. Siguro kasi, pa, yung sa, pas, sa part lang pas ng yung tinag-aaralan kasi natin pas walang ano. Mm. Pero yun, hopefully pas sa eldership po. I guess doon naman tayo papunta. Salamat pas sa ano. Well, sa case nila, Pastor Joseph, na-utilize talaga nila yung key men. Pero nung na-establish si Pastor Joseph na elder, single elder sila noon, nandun pa rin naman yung ano eh, naniniwala ako na maasa pa rin siya sa mga kalalakihan nandoon. Hindi lang kasing organized siguro nung, kasi kinip namin yung ano eh, yung GC, hindi, nagsama-sama na pala kami sa isang GC, nandun na rin kami. So, darating ang panahon, no? Darating ang panahon. I pray na hindi pa man natin makita ngayon yung providensya ng Diyos sa pagkakaroon natin ng mga kalalakihang ito. Sabihin natin, bigla akong mamatay. Di ba? At least meron ng mga tao na they know or meron silang sabi mo nga, anong tawag doon? Nag-OJT na o nag-intern na sa ganong posisyon. So, very ano yun, very helpful sa church kung ano man na mangyari na meron kayong titignan na may kakayanan tong mga to. At ang nagva-vouch sa kanya ay yung mismong pastor ninyo. Diba? I can vouch for this man. Yun yung, doon ako nang gagaling. Ano man na mangyari. So, especially, siguro later on mas maintindihan ninyo. May meeting tayo mamaya eh. So, mas maintindihan niyo yung kahalagahan nung mga ganitong klaseng kalalakihan na na-utilize natin sa leadership. 2:55. Baka may hahabol. Goods na. Okay, sige. Tayo manalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa oras na ito na napag-usapan namin ang church government. Salamat to Diyos dahil patuloy kayong kumikilos dahil ito inyong iglesia. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kakayanan upang intindihin ito at magpasakop sa inyong utos at makita namin yung kahalagahan ng inyong mandato. Paano po magkakaroon ng malinaw at ng maayos na pamamalakad sa inyong iglesia. Dalangin po namin na patuloy kaming tumalima sa inyong utos at maging aware kami, Panginoon, sa inyong kamay na kumikilos, sa inyong providensya na sa mga nangyayari, Panginoon, ay hindi nyo hahayaan ang inyong iglesia na magkulang sa pagkalinga at sa pagtuturo, Panginoon. Kaya po kayo nag-raise ng mga kalalakihan para maasahan sa iglesyang ito. Ganun pa man, Panginoon, kami ay patuloy nagpapakumbaba sa iyong salita na ito ang maging basihan namin ng aming pamumuhay at pamamalakad sa iyong iglesia. Sa natitirang oras pa ng araw ngayon, sa aming pagsamba sa iyo, patuloy kang maluwalhati at gabayan mo po kami. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.